Alright, what's up sa inyo? What's up? Lagi ako nangangal yung mata na. What's up? What's up sa inyo? Dahil, seryoso na. So, itong vlog na to is maipapangako naming promise na pangako pa na seryoso lang kami ngayon kasi meron kaming gustong ibahagi sa inyo. Aww. Kung vlogger kayo, YouTuber kayo, or kung fan, nanonood kayo. Fan kayo, nanonood kayo, makinig lang kayo ng mabuti. So, sa mga vlogger, sa mga YouTuber, makaka-relate kayo ng sobra dito. So, thumbs up muna kung, at saka subscribe nyo muna kung talagang makaka-relate kayo dito. So, tama. Kung hindi kayo makaka-relate, huwag nyo i-subscribe. Sige, promise. Sige, promise yun. Huwag kayo mag-subscribe kung hindi kayo makaka-relate. So, itong topic natin ngayon is about, papaliwanag namin na na-realize din namin na hindi pala madali mag-vlog talaga. Hindi madali mag-YouTube. Kung gaming channel ka, ikaw nanonood, meron kang gaming channel. Hindi madali mag-gaming. Hindi madali mag-vlog, mag-travel vlog, mag-mukbang. Hindi madali. Pero masayang gawin kung gusto. Masayang gawin. Oo, masaya. Pero ito yan, ganito kasi. Ito yung mga mahihirap. Ito yung meron kaming mga mahihirap na part tsaka masasayang part dito sa pagba-vlog namin. So, umpisa natin sa mga mahihirap. Ayan. Ito ang una. Unang-una sa lahat, hindi madaling mag-isip ng content. Ayan. Kasi kung nakikita nyo yung mga nagiging content namin, bibihira yung mga kami yung gumawa. Alam nyo yun? Karamihan dun sa mga vinlog namin, yung mga nakaraang challenge na. Yung Chubby Bunny, Samyang, Black Mask, ayan, mga ganon. Mga games. Weird food combination. Diba? Hindi ganon kadaling maggawa ng content talaga. As hindi ganon kadaling mag-isip na para ipaano sa kanila. Yung tipong ipapahinga mo na lang, iisip ko pa ng content, ano ba yung maibablog namin bukas? Kasi, dati, nagdi-daily vlogs na kasi kami simula ngayon. So, nare-realize namin unti-unti na napakahirap talagang gumawa ng content. So, pangalawa is yung time management. Kasi kami, nag-aaral pa kami. Alam nyo naman yun, di ba? Kasi, ayun, senior high school kami. Magka-college na. Gagraduate na kami from high school. So, napakahirap yung pagsabayin yung pag-aaral. Yung sa bahay nyo, responsibilidad nyo sa bahay, sa sarili nyo, at saka sa may pag-view YouTube. So, yun yung isa sa pinaka-mahirap na challenge sa pagba-vlog. Di ba, love? Tama ako. Yung time, ako. Love, tama. Di ba? So, pangatlo is yung... Ano ba yung pangatlo? Yung... Edit, upload. Yes, yun. So, hindi rin ganun kadali mag-edit. Nagsimula kami mag-vlog, wala akong kaalam-alam sa pag-i-edit. So, kung mapapanood nyo yung una naming challenge, yung Chubby Bunny challenge, yung pinakaunang video namin. Ayan. Makikita nyo doon na talagang parang bara-bara lang yung edit namin doon. Kasi hindi pa kami ganun kasanay. Pero habang nagtatagal, nasasanay naman tayo, di ba? So, yun. Meron kaming kanya-kanyang part kung ano gagawin namin sa YouTube. Hati kami sa mga trabaho doon. So, ayan. So, ayan. Meron pa. Ito. Ang pinakamahirap para sa amin is yung tag dito. Ang pinakamahirap na pinakamasaklap, parang pinaka-worst, di ba? Yung nawawala kami ng time para sa isa't isa. Awww! Natatawa ka na lang. Hindi kasi, yung tipo na pag mag-uusap na lang kami, paano yung content, ano gagawin natin ngayon, paano kailangan after school, mag-vlog na kami agad, kasi ma-i-edit, i-upload din agad. Kapag di kami nakapag-vlog ngayon araw, wala kami edit ngayon. Ngayon, ba-vlog namin ito, ngayon din upload nito. Ganun yes, ka, ano. Ganun ka, kasi nga, ala kaming oras talaga. Kapos kami, kumbaga. Tapos, sabay-sabay, may gagawin sa ganyan. Napakadami. May ipapas. May yes. Mga iba pang responsibilidad. Kaya sobrang hirap pala talaga niya kapag lalo na nag-aaral pa kami. Tapos pag mag-usap na lang kami, nag-usapan lang namin trabaho, yung gagawin, yung sa school. Tapos hanggang sa puro stress na lang kami, nag-aaway na lang kami lagi. Wala na kaming time para sa relasyon namin dalawa. Alam mo yun, yung ang bata-bata namin pero iniisip na namin yung kung paano pagandahin yung future namin dalawa.
Pero sa kakaisip namin kung paano pagandahin, parang nararamdaman din namin na hindi na nagiging healthy yung relasyon namin. So, pero inaayos namin yun ngayon. Yun yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin, syempre. Pero hindi namin kayo syempre kakalimutan, gagawa para kami ng vlog palagi. Pero syempre, meron din kaming time para sa sarili namin. Kasi, sabihin mo magsasucess ka sa mga ganyan, tapos wala naman na tayong pakailan sa isa't isa. Meron, parang wala na lang din. Yes, tama. Diba? Oo, totoo yun. Kaya totoo pala. Kailangan nyo din, kung meron kayong channel na kayong magjowa, kailangan hindi puro vlog yung iniisip nyo. Kailangan balance lang. O kung mas maganda, mas angat yung pagmamahalan yung dalawa. Diba? Nagsasalita na naman ng ganyan secret eh. Di ako sanay. So, meron pa. Ito, ang pinaka mahirap para sa mga small YouTuber, yung mga hindi sikat na tao. Ayan. Pinaka mahirap talaga yung ma-discover ka. Di ba, love? Oh, love. Ang hirap ma-discover, lalo na kung hindi ka naman talaga kilala. Mano pa sana kung gwapo ka, kung maganda ka. Di ba, ang dali-dali mo ma-discover. Kung sexy ka, maganda katawan mo. Yung diba? Talagang sa mga pictures mo, naglalabas ka ng, ay, dede, yun yung mga binubyo kasi. So, hindi naman namin pwede gawin yun. Bata-bata pa namin. Kaya nga, laging ako nakapit. Tsaka kahit tumanda na tayo, hindi natin gagawin yun, no? Para na sumikat, tapakita may kaluluwa mo. So, hindi namin gagawin yun para na sumikat. Ang gusto namin gawin, ang mangyari, kung gusto namin ma-discover, yung talagang nakakapagpasaya kami ng tao. Aww. Yung nakakapagbigay kami ng tawa, nakakabawas kami sa mga problema nyo, kahit na simpleng naggagaguhan lang kami. Ang akala ko nga dati, sabi nila mahirap daw mag-upload, mahirap daw mag-edit, yung daw tipong matutulog ka lang, mag-iisip ka pa daw ng content. Akala ko hindi yun totoo, totoo pala. Oh. Kasi yung kada isip-isip, pag yung utak mo na yung napagod, lahat, parang pagod na lahat. Ganun yun, kahit hindi ka naman nagtrabaho na yung galaw-galaw-galaw, basta yung utak mo napagod, eh kami, gumagalaw na kami buong maghapon, puyat pa kami palagi. Utak pa. Tapos utak pa. Pagod. Kakaisip ng mga content. Tignan nyo, hindi tuloy siya nakakapagpagupit to. Lahan tayo magpagupit, ano ba yan? Alam na, pati sa pagpagupit. So yun, meron pa. Ito, dito na tayo sa mga masasayang part. Sige. So, masasayang part, habang nagbablog kasi kami, mapapansin nyo, talagang masaya kami. Di ba makikita nyo yung mga tawa namin, yung halimbawa ay sasampalin ko siya, masaya ako kapag gano'n. Joke lang. De, yung tipong, yung mga challenge kasi yun talaga yung mga masasaya dyan. Yung halimbawa, yung chubby bunny challenge, yung talagang puno na yung bibig mo, yung ng marshmallow na malalaki. Samyang, yung makikita nyo yung hirap namin doon, syempre na masaya kayo kapag nahihirapan. Naalala ko yung unang chubby bunny namin ni Kurt, hindi pa kami nagbablog noon. Sa school yun, trip lang namin. Tapos nakikipag-deal ata siya noon kasi crush niya ako noon, gusto niya ata makipag-date ako sa kanya noon. What? Totoo yun! Nakikipag-deal ka. Ay, ginahap na yun! Tapos, ayun, doon kami, masaya kami kapag nagbablog. Tapos, oh, yun nga, masaya nga tayo kasi nung dati din, nung hindi pa kami nagva-vlog noon, nag-hiking kami noon, nagbi-video din tayo. May hindi kami mag-video talaga, video. Diba? Hindi pa kami nagva-vlog, nagbi-video na kami. Pero syempre, eto yun, after ng masayang vlog, pag-ala na kami sa camera, wala na. Hindi na kami ulit masaya. Hindi na kami nag-uusap. Yun yung problema namin na inaayos namin ngayon, di ba? Pagkatatig yung mga mag-vlog. Ligpitin mo na yung... Dati ganun. Pero ngayon, hindi na. Inaayos na namin yun. So, yun yung mga masasaya. Yung masaya, yung makakapagpasaya ka ng tao. Yung makakabawas ka sa mga problema. Mababawasan mo yung mga problema nila sa pamamagitan ng pagpapatawa mo sa kanila. Kahit saglit na panahon, di ba, love? Oh, love. Yun. Yun yung mga para sa aming masaya. Siya kasi, siyempre, kapag nagbunga itong pinaghihirapan naming dalawa, marami kami matutulungan ang pamilya namin na talagang kapos sa financial. Kumakakapos ka naman. Totoo naman. Parang totoo. Napakahirap-hirap naman. Hindi naman kapos. Yung mga gusto lang makatulong, yung gusto lang nila, namin mapaginaway buhay nila. Alam mo yun, yung wala sila, hindi nila po problemain yung panggastos nila araw-araw. Gusto namin makatulong. Yun yung gusto naming ma-achieve, isa sa pinaka-goal naming mag-jowa. Ang pangang mag-jowa daw. Bakit? Pakilin mo. Yung mga iba mag-show ta daw.
Mas pangkanto ka. Pasensya na kayo mga Joe kung seryoso yung vlog natin ngayon kasi gusto lang namin magbahagi ng mga experience namin sa inyo sa pagbablog. So, syempre, bago namin tapos ito vlog na to, magsha-shoutout muna tayo! Ayan mga Jo, bago natin tapusin itong vlog na to, magsha-shoutout muna tayo! Yan! So, shoutout sa'yo, Melinda Gasilio. Yan. Huwag ka nang magsayo. Shoutout sa'yo, Krisha May Mendoza. Huwag ka nang... Krishinaya Mendoza. Eliza Manuel. Riza Aguilar. Joella May De Guzman. And kay Danica Parial. Parial yan, di ba? So, shoutout sa inyo lahat. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo down below. And don't forget to hit the subscribe button, the notification bell kung nag-enjoy kayo dito sa vlog na to. At saka, syempre, kung mga nakarelate kayo, yung mga vlogger dyan. Pero siguro yung iba, yung mga friend ko sa Facebook, amin nila, kaya pala nagmamahitin si Ishi ng galing. Hindi po ganun yun. Ano yung minamahitin mo? Mga, kasi nakikita ko kasi sa, ano, sa mga aray. Yung kanina na. Sa ano sa Facebook lang yung mga ganun-ganun, wala dun yun, hindi yun sa away namin ni Kurt. Konti lang siguro yun. Oh, sige, so kita-kita lang tayo bukas dahil mag-de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 
aking room ay i-like nyo na yung like button. Yung like dun sa house tour. And i-share nyo na siya. Kapag madaming like yan tsaka share, sige, gagawin natin tong room tour na to kung gusto nyo talaga tong makita. Oh, yun. So, kita tayo na lang tayo bukas. Bye-bye!